sa video na to, i-share ko sa inyo kung anong pwede nating alternative sa Facebook Messenger. Kasi problema natin ngayon, pag gandun tayo sa mga bundok, meron silang mga piso wifi, pero wala silang mobile signal. So ano bang pwedeng app na install mo sa cellphone na parang pwede ka pa rin kontakin kahit wala kang mobile signal? Or gumagamit ka lang ng wifi connectivity doon sa bundok, yun lang yung available, tapos wala kang connectivity sa mobile or mobile signal, mapa-smart dito or globe pa yan. So, i-share ko sa inyo, ano pwedeng app na install? Ito yung tinatawag natin na, ito yung logo nyo na green. Green, yung sa kabila. That's what you call a WhatsApp. So, ito yung ginagamit ko na app para makontakt pa rin gamit yung mobile number ko kahit walang mobile signal. So, as long as connected ka sa internet, meron kang WhatsApp account, then pwede kang makontakt through your mobile number. Hindi siya kailangan ng account. So, ito yung advantage ng WhatsApp. So, pwede ka pa rin mag-send ng photo, video, voice through WhatsApp Messenger. Ang kagandahan lang nito is alternative siya. Kasi kung WhatsApp, ano lang, mobile number lang, kahit anong provider mo, mapa-Globe, Smart, or dito, pwedeng mag-register sa WhatsApp. Then, once magka-create ka ng gamit yung mobile number mo, then pwede ka nang tawagan through WhatsApp via internet. So, hindi mo na kailangan ng mobile signal. As long as meron kang wifi, yun, okay yun. Ang advantage dito is, hindi mo kailangan ng account ng Facebook. Kung mag-down yung Facebook, alam mo naman, minsan nagda-down yung Messenger. So, for emergency, ito na yung ginagamit ko primarily, yung WhatsApp. Aside dito, ano rin, meron rin siyang privacy na kasi mobile number lang yung gagamitin. So, kung sino lang yung merong number mo or contact mo, sila lang yung pwedeng tumawag sa iyo. Tapos, i-block mo yung hindi mo kilala or hindi kanila contacts. Kaya, yun yung kagandahan pag gumagamit ng WhatsApp. Aside nito, pwede rin siyang video call, voice call. So, sa video, mobile, ano lang, wifi or mobile data, pwede. Pero, the best talaga pag gumagamit ka ng piso wifi is meron ka ng internet connectivity. So, makakall ka pa rin through WhatsApp using your mobile number. Kaya yun yung advantage pag naka-WhatsApp ka. So, be sure to download and subscribe to this video and create your own WhatsApp account para magiging contact ka. Tapos, for easier rin kasi yung Facebook is medyo marami na kasing scam na messenger. Marami nang nagsisend sa message. Tapos yun, expose rin yung account mo. Dito sa WhatsApp, mobile number lang yung kailangan nila. So mas definitely secure yun kasi kung sino lang yung nakakalam sa number mo, yun, pwedeng tumawag sa iyo via WhatsApp app. So yun, kasi alam ko na stick lang kayo sa Facebook Messenger kasi nga si Facebook nag-create siya ng Messenger or messaging services. Kaya yun yung kagandahan na embed siya sa profile. Pero ano ba talaga yung alternative? Ito, WhatsApp. Kasi mas okay siya. Previously, meron tayong tinatawag na Telegram and Viber. Yun, magaganda rin sila. Pero mostly, ngayon, yung nag-e-edge para sa akin is yung WhatsApp. Kasi pwede kang gumawa ng group chat dito. Ma-invite mo lang gamit rin yung mga mobile number ng mga kakilala mo. Para exclusive yung GC nyo. Unlike sa Facebook na mag-add. Yung kagandahan rin sa GC ng WhatsApp is merong admin in which siya lang yung nakapag-add. Sa Facebook naman, although meron ring admin, pero hindi mo kasi kontrolado. Madali lang kasi mag-create ng fake account sa Facebook using a fake email address. Dito sa WhatsApp, hindi ka pwedeng gumawa
ng account na hindi legit ng mobile number. Kasi once mag-create ka ng account, makaka-receive ka ng code. Make sure when you create your WhatsApp account, meron ka pang mobile signal. Kasi mag-SMS yung WhatsApp ng confirmation number before ka i-verify nila kung legit ba yung number mo. And legit ba yung account mo na sarili sa'yo? Or yung number mo is sa'yo ba talaga? Kasi before nila i-approve yung creation ng account, create ka ng, magsisend sila ng SMS ng code verify para, yun nga, yun yung security nila. Aside dito, aside sa cellphone, meron din siyang app sa PC na magsisync yung mga message mo doon. Kung kailangan mong magsend ng file PC to cellphone, pwede mo gamitin yung WhatsApp. Kaya, ito is not a sponsored video, but I want to share to everyone na meron tayong alternative applications aside sa Facebook Messenger, Viber, Telegram. Ito yung WhatsApp. By the way, this is not a sponsored video. Sinishare ko lang tips on the mobile phone, how to maximize the use of internet. And kung gusto nyo, nagustuhan nyo yung video na to, pakishare, and pakishare na lang na WhatsApp nyo sa iba para mag-create tayo ng community sa WhatsApp.